Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibutura ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Kaya mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at pagpalain kayo ng butihing Panginoon sa patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng TV Maria. At hindi lamang po ito dito sa Pilipinas, but all over the world. God bless you po. Ano naman po ang mensahe ng Panginoon mula sa Ebanghelyo sa araw na ito? Una, ito po ay tungkol sa example ng Panginoon sa pananaw ng tao sa panahon. Sa present time po, ay napakadaling mag-observe sa weather. Pupunta ka lang sa website ng DOST Pag-asa, mababasa mo na doon kung ano ang lagay ng panahon, kung may papalapit na bagyo, kung may danger, landslide and so on. Nandyan lahat yan.
At maya't maya sa radyo, sa TV, sa YouTube at sa iba't ibang mga portals. Pagka merong mga pagbabadya ng masamang panahon, agad ibinabalita. Kaya hindi tulad nung unang panahon na titingnan mo pa kung mapula ang langit o kung ano ang ihip ng hangin dito, saka sasabihin mo, ah, ganyan ang panahon. Ngayon hindi na, scientific na po ang pagtingin. Subalit hindi nababago ang aral ng Panginoon, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Sa English po ito sinasabing seeing and reading, interpreting the signs of the times. Katulad halimbawa po ngayon sa panahon ng pandemic, marami po nagsasabi, naku, palagay ko yan ay kaparusahan ng Panginoon Diyos sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Mga haka-haka po yan. Naku, marahil panawagan na yan ng Panginoon na tayo ay magbalik loob sa Kanya. O kaya, naku, pinaalalahanan tayo ng Mother Nature o inang kalikasan na huwag abusuhin ang kalikasan sa walang habas na pamumutol ng kahoy, pagbumungkal ng lupa upang maghanap ng kung ano-ano mga mineral na ikasisira ng environment. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Basahin ang tanda ng kasalukuyang panahon. At kung sa ating pananaw na espiritual, ang ating pananaw sa kasalukuyang panahon ay matinding pangangailangan sa ating Panginoon Diyos. Marahil nakakalimot na tayo sa Kanya. Marahil marami mga bagay ang nakaka-attract sa atin at nagiging dahilan upang malimutan natin ang Panginoon Diyos. Ay huwag naman sana po. Kung titingnan natin ang langit at lupa, lahat ng yan ay nilikha ng Panginoon Diyos. Sana maalala natin ang bagay na yan at pasalamatan at purihin ang Panginoon. Pag tayo nakatingin sa mga bundok, sa mga dagat, sa ilog, sa magandang mga panoorin ng kalikasan o nature, purihin, pasalamatan ang ating Panginoon. Subalit huwag din natin kalilimutan na basahin ika nga ang takbo ng panahon. Na kung tayo ay papunta sa paglimot sa Panginoon, panahon na upang i-break ika nga ang sasakyan ng ating buhay at sabihin, teka muna, baka naliligaw na tayo ng landas, baka nakakalimot na tayo sa ating Panginoon, bumalik tayo muli at nang tayo ay biyayaan ng puong may kapal. Yan po ang aral ng unang bahagi ng Ebanghelyo. Dumako naman po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan tinatanong tayo ng Panginoon, bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Tama-tama po ang paalala ng Panginoon sapagkat sa kapanahunan natin ngayon, binabaluktot natin kung ano ang tama. Napakarami na pong mga itinuturo ang mundo na mali at laban sa utos ng Panginoon Diyos at sa turo ng inang simbahan. Katulad na rin habawa po ng aborsyon, alam naman natin na yan ay pagpatay. Subalit, sa panahong ito ay itinachampion, lalo na sa Western countries, itinachampion ang aborsyon. Ito daw ay karapatan ng may-ari ng katawan na walang iba kung hindi ang ina. Ay ano naman ang karapatan ng kawawang sanggol sa sinapupunan ng ina? Halimbawa lang po yan sa sinasabi ng Panginoon, pagpasiyan ninyo kung ano ang matuwid. So alamin po natin sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos kung saan itinuturo ng Panginoon kung ano ang matuwid na landas. Salamat po sa ating inang simbahan na patuloy na nagtuturo tungkol sa aral ng Panginoon Diyos kung ano ang tama at mali. At salamat din po sa mga programang Katoliko katulad ng TV Maria na patuloy na tumatangkilik sa pananaw
at turo ng inang simbahan kung ano ang tama at matuwid sa ating buhay, kung ano ang dapat iwasan at iwaksi, at kung ano ang dapat tangkilikin upang tayo ay makatupad sa kalooban ng Panginoon. Ang huling item po naman ay tungkol sa parang kwan ito eh, yung judicial, legal aspect. Di po ba kuminsan ngayon sa judicial system, usong-uso na yung settlement, makipag-settle ka na kasi tatagal ito at matatalo ka pa, makipag-settle ka na, makipagkasundo ka na. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo, subalit bigyan natin ito ng espiritual na pananaw. Ano po ang espiritual na pananaw dito? Sana makipag-ayos na tayo sa buhay na ito sa ating Panginoon Diyos na mapagpatawad at maunawain at maawain. Sapagkat dito po sa buhay na ito, ang tamang panahon na humingi ng tawad, magbalik loob sa Kanya at magbago ng buhay. Oras na mamatay po tayo, tapos na po yan, sapagkat ang haharapin natin ay ang hukom. Nahuhukom sa ating buhay ukol sa ginawa nating masama, ginawa nating mabuti. Ang sinasabi po ng Panginoon, ngayon pa man, now na, makipag-ayos ka na, makipag-settle ka na sa Panginoong huhusga sa iyo. Para ngayon pa man, settled na ang kaso mo. Para pagdating mo sa hukuman ng Panginoon, ay sasabihin ng Panginoon, na-dismiss ko na ito, wala na ito, naayos na namin ito, na-settle na namin ito, sapagkat nagsisi siya, nagbalik loob, at nagbago ng buhay. Mga kapatid, napakaganda po ng paalalang ito ng Panginoon sapagkat napakaikli ng buhay. Maya't maya, maririnig natin, uy, alam mo ba, namatay na siya ganun? Ganun, bata pa yun ah. O, namatay na siya ganun. Aba, ay last time nakita ko, malusog at napakalakas. Bakit nagkaganun? Wala tayong karapatan kung kailan tayo mamamatay. Tanging Diyos lamang nakakaalam. Ang maganda, isabuhay natin ang mensahe ng ating Panginoon. Una, summary po, basahin ang kaganapan sa ating paligid upang makita ang kalooban ng Diyos. At pangalawa, makipag-settle na tayo sa Panginoon habang may pagkakataon at panahon pa. Nang sa ganon, pagharap natin sa Kanya, naka-smile siya sa atin at sasabihin niya agad, pasok ka na, case-dismiss ka na eh, na-settle na natin ito. Welcome sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, ako po ay taus-pusong nananawagan po sa inyo na tangkilikin ang ating YouTube program ng TV Maria sa YouTube TV Maria Feels. Napakaganda po ng mga programming ng TV Maria. Gaya ng lagi ko pong sinasabi, nagpapayaman po ito ng ating isipan at pananampalataya. Marami po kayong matututunan sa mga programang handog dito sa YouTube TV Maria Pills. Kaya huwag na po maghintay, click na po ang subscribe button now na at nang simula ang inyong pagpapayaman sa kaalaman at pananampalataya. Marami pong salamat.